Welcome back, mga kaaldab. Sa mga tao pong hindi pa rin po naniniwala sa mga specialist na napapadaan lang po sa channel ko at baguhan lang po, yung tipong ngayon lang nakapunta sa channel ko o nakakailang ulit na pong pabalik-balik. Isa po sa dahilan, mga kaaldab, kung bakit po kampanting-kampante ang Aldab Nation ay hindi lang po dahil sa ipinapakita nila at pinararamdam po nila. Ipinapakita po kasi nila yung katotohanan. Yung tipong, ito po yung masasabi natin realidad, mga kaaldab. Kasi mismo po nanggagaling sa mga kaibigan, malalapit na pamilya, malalapit na mga kasama, kumbaga, hindi lang pang social media. Kasi hindi naman po talaga ito gagawin ng mga taong nakapalibot po sa kanila kung hindi po talaga at kung wala po talaga silang relasyon. Marami kasi nagsasabi ngayon na mag-move on na nga po raw tayo. Tayo raw po yung Aldab Nation na hindi po raw kayang tanggapin ang katotohanan na wala po daw relasyon sila Mengay at Isoy. Paubaya na lang po daw natin yung kanika nilang relasyon. Dahil ipinapakita naman po daw ng dalawa na wala po silang relasyon. Yung simpleng tanong ko, saan naman po niya nakita? Di po ba? Wala naman pong ipinapakita. Ito nga po real talk eh. Ilan days wala pong update kay Tisoy. Tapos yung nag-update po siya, sabay na sabay po sila ni Mengay. Real talk mga kaaldab. Di po ba? Yung kumakalat pong may sakit siya, sa social media, hindi nga po siya nag-react eh. Di po ba? Wala nga pong reaksyon yung mga Alden fanatics. Tinignan ko yung website nila eh. Yung Facebook nila, Twitter, Instagram. Wala silang ano. Kumbaga, alam ko, ramdam din nila yung pagkakalat na yon. Pero wala silang may post. Dahil hindi nga po nila alam kung nasan si Richard Paul Garrison eh. At bigla nga po itong nag-post sa kanyang Instagram account. At nag-post naman po si Mengay. Doon pa lang, panalo na po ako eh. Di po ba? Doon pa lang malalaman mo na kumbaga yung alam mo na magkasama sila. Hindi po ba? Mahirap pong tanggapin lalo na po sa mga army, sa mga main fanatics na pag sinasabi natin magkasama nga po sa Thailand etong dalawa. Lalo na po etong sa daddy's girls. Pero syempre, wala po kumbaga wala po tayo sa posisyon para pilitin po sila. Kumbaga alam niyo naman po yung mga ganitong bagay, eh, maraming tao agad-agad nagre-react. Di po ba? Bakit hindi po sila mag-react dito? Di po ba? Na, eto ah, para lang po sa kaalaman nyo, si Henyo Master Joey De Leon, madalas po itong magbiro. Pero yung mga biro niya, minsan may laman. Hiltong mga kaaldab, ulitin ko, taga Bulacan po ito. At si Main Paul Carson, taga Bulacan. Di po ba? Ito po yung panahon na ipinapakita ko po sa inyong nagsusumpaan. Nag-dare po ito eh. Ang una po kasing post dito, si Henyo Master Joey De Leon at yung asawa niya dahil nga po anniversary niya ang kasal nila. Kaya po ginawa nila to. At yung pinasundutan po kasi ni Henyo Master Joey De Leon, sila Mengay at Isoy. Ito yung simpleng sumpaan na sabi nga po niya sa amin, meaning nito pagsumpa ay sila talaga para sa isa't isa. Pag may ikinasal sa amin, ganun ang ginagawa. Common sense na lang po, mga kaaldab, ba? Sa mga taong hindi pa magets yung sinasabi ko, sa mga taong hanggang ngayon eh bulag at bingi pa rin, respeto ko po kayo at ginagalang. Kumbaga karapatan nyo yan. Ang sa akin lang naman eh, paunti-unti ako maglalabas ng mga ebidensya at resibo na magpapatunay po na yung relasyon ng dalawa ay talagang matatag, kumbaga masasabi natin kampanting-kampante tayo, kahit napakarami pong issue na ibinabato, okay lang yan. Sa akin, normal lang yan. Dahil alam ko naman po na marami pa rin pong true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay at Isoy. Kahit nasabihin po nila na kukunti na lang kayo, Mr. Destiny, iilang mga mamis, mga titas, mga senyor, eh nandito na sa amin, sumanib na,
dahil hindi nga po daw nila nagugustuhan yung nangyayari at nagaganap. Kasi kumbaga si Mengay, kumbaga pinapakita niya na may relasyon siya kay Mr. Spotted. Nakita nyo naman sa motorcade, sa mga post. At si Alden naman, wala nang ginagawa, kundi todo yung pagpupromote ng trabaho niya. Kumbaga taping, endorsement, wala na siyang pakialam kay Mengay kung ano na nangyayari. Yung tipong ganon, madali po talaga mabibrainwash. Kasi kung baga, kung yun lang po yung pagbabasihan ninyo, at yun lang po yung titignan ninyo, di sapul nga po talaga. Kumbaga, aayon talaga sa kanila. Pero sabi ko nga po sa inyo, mga kaaldab, may mga bagay-bagay po kasi sa social media na iba po talaga. Lalo na po yung showbiz. Di po ba, pag sinabi kasi yung showbiz, mga kaaldab, alam mo na medyo kakaiba ito. Hindi po katulad ng normal na buhay na okay lang sa showbiz kasi once na magkaroon ka ng may maling ka pinagpipiestahan na. Kaya isa po ito sa iniiwasan po ni Alden. Kaya po minsan hindi na lang po siya kumikibo, tahimik na lang po siya dahil wala po siyang choice o wala po siyang magagawa dahil tali nga po siya sa kontrata. Pero pag natapos naman yan, mga kaldab, normal pa rin po eh. At least tayo, mga kaldab, ang kagandahan lang naman po. Kaya maraming Aldab Nation ang kampante, tinutulungan naman po nila tayo. Di po ba? Yung tipong nagpo-post naman po siya, kumbaga pinapakita niya naman po, pinararamdam na andito pa rin kami ni Mengay, huwag kayong kumbaga maniniwala sa mga pinapakita at kumbaga sinasabi nila, maging kampante pa rin. Yun lang naman po eh. Ako mga kaaldab, hanggang ngayon ay kampanting-kampante pa rin tayo. At least, alam po natin yung katotohanan, di po ba? Kahit na i-brainwash po yung iba, normal lang po yung mga mamis, mga titas na ganyan, masaktan, na talagang masakit nga po eh, lalo na po kung minsan ka lang magbukas ng social media account. Tapos pagbukas mo, may mga ganun pang komento. Di po ba? Siyempre, masasaktan ka. Kumbaga, may inis ka dahil, ba't ganun? Bakit parang pinababayaan ni Richard Fulkerson na ganyan-ganyan ni si Mengay? Mukhang tama naman ata sinasabi nila. Yung ganun, mga kaaldab, kaya yung iba na bi-brainwash. Kaya nga po nandito yung channel natin eh. Para maging kampante, para maging matatag, para doon na rin po sa mga taong napapanghinaan ng loob na kumbaga kailangan ng payo, kailangan ng tagapagbigay ng update. Andito lang po lagi si Mr. Destiny para sa inyo. Kung nalulungkot po kayo, pupunta lang nyo yung video natin. Lahat po yun, masaya. Real talk mga kaldab, mga kuha na talagang kikiligin po kayo.